Ang gabi po sa inyong lahat. Pag-aaralan po natin kung paano natin makikilala ang ating bansa, ang ating mga sarili, sapagkat sa katotohanan lamang ito ay under renovation, ano? Under innovation, ano? Gustong nakawin ng mga Incheck, ano? O ng Pujian ancestry, kasaysayan ng Pilipinas, ano? Kaya siya ay nandito sa bansang Pilipinas, hindi upang makipanirahan sa atin, makituloy sa ating bansa kung hindi tayo ay patayin at nakawin ng ating mga lupain at ng ating buhay. At yan po ay malaking scam, ano, na ginagawa nito mga Incheck, ano, dahil inaagaw nila ang ating gobyerno, no, o ang pamamalakad sa ating tahanan na dapat ang ating mga anak o ang ating mga magulang ang siyang magkakalinga sa ating kapaligiran, sa tahanan natin, ano. Kaya ngayon, sila na nagdidikta sa atin at sila na rin nagsasabi kung anong kasaysayan ng ating ancestors, no, which is wrong, no. So, bilang isang may-ari ng tahanan, ano, o ng ating bansa, dapat alam natin ang ating kasaysayan, ano. Hindi yung dinidiktahan tayo ng mga dayuhan. Hindi po ba? So, gagamitin po natin ang website ng NASA, no, para malaman natin, no, at makilala natin kung sino tayo, no, sa kalangitan, nasan ang ating bansa. Ito po ay makikita sa Seongki Village or sa tinatawag nating Xianggukun Village ng Jingjiang, Fujian, China. O, matatagpuan ba ang bansang Pilipinas sa south front of Qing Dynasty or Qianan backyard, no, diyan sa Jingjiang City, no? So, sabagat marami na po, ano, ang nagawa, ano, malao na, no, mga 51 years na tayong niluloko nito mga Fujian Chinese, ano. Nagpapalagay nila na ang ating bansa ay bayan at hindi talagang bansa kundi teritoryo ng ancestors ng Fujian Chinese. Dahil po ayon sa kaalaman ng mga matatandang Incheck, ano, o sinasabing root ancestors ng Fujian China, ang pagkakaalam nila sa bansang Pilipinas ay bayan po, ano, bayan ng Fujian province, ano. Bakit sinasabi nilang bayan of provision of Fujian province? Dahil ang lulu daw po ni Dr. Jose Rizal ay nakatira ay doon siya sa Xianggukun Village, ano, or Seongki Village diyan sa Jingjiang City na siyudad na pinanggalingan ni Robredo, ano po. At ang kasaysayan po ng Pilipinas ay isinalin, ano, ng mga Aquino family diyan sa Xiamen City o yung matandang siyudad ng Amoy, ano. Sabi ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa ang Xiamen or Amoy sa mabawong isda, no. Ang Amoy po or Xiamen City, diyan po nang galing yung 6.4 billion shabu at diyan din po galing ito si Duterte, ano, yung kanyang ancestors. So yung lulo ni Duterte ay isang Incheck, ano, at diyan nakatira sa Xiamen. Okay? So nung ipinanganak ngayon dito ngayon si Duterte sa Pilipinas, no, si Duterte na naging anak ng ancestors of China ay anak bayan. Kaya siya ay first batch ng anak bayan noong 1968, no, sa pamumuno ng isang terorista na si Fujian Chinese Jose Maria Sison, ano. Si Jose Maria Sison ay isang Fujian Chinese, ano, at siya ang teacher ng terrorism, no. O siya ang founder ng mga anak bayan, ano. So sa pagiging bayan ng Pilipinas, doon na buo yung mga ipinanganak ng mga
ancestors ng China na nagta-travel from the southeast coast of China across the South China Sea, and then pagdating sa Pilipinas, you know, at nag-asawa sila doon, ang kapwa nila Inchik, lahat ng Inchik na panganak sa bansang ito ay hindi tatawaging anak ng bansa kundi anak ng bayan, kasi nilagyan nila ng ancestor si Dr. Cesar na Pique doon sa Fujian province. At ito na nga ngayon, ano, kadalasan sa ating mga kongresista hindi alam kung paano basahin ang last farewell, ano. So binabasa nila ang last farewell according to interpretation of Fujian ancestors, ano. At sa kasalukuyan ay hindi nga dinideklara si Dr. Jose Rizal bilang pambansang bayani dahil ayaw i-recognize ng mga Fujian Chinese na ang Pilipinas ay bansa, ano, kundi bayan, ano. So mas minamabuti nila na yung ancestors daw ni Rizal, ano, ang national hero, no. Kaya nga kito, the ancestors of Jose Rizal, national hero, ano. Nilagay niya sa pag-itan si Jose Rizal, no. So kasi bakit magiging national hero ng China, ano, ang ancestors ni Rizal at hindi si Rizal, ano? Kasi si Rizal ay anak lamang ng bayan, ano, ng province of Fujian. So ang mga ancestors talaga ng Fujian Chinese ang national hero, no, ng Pilipinas. Bakit? Eh kasi sila daw ang founding father, ano, ng Pilipinas. Kita mo, sila ang founding father, yung ancestors ni Rizal. Kasi yung ancestors ni Rizal o yung mga lulo ni Rizal, binigyan lang ng buhay, no, si Rizal, ano. Kaya si Rizal ay hindi pwedeng maging national hero, no, ng Pilipinas, kasi ang Pilipinas ay hindi isang nation o hindi isang bansa ayon sa kaalaman ng mga Inchik, no, kundi isang bayan, no. So niisip nila na yung ancestors ng Fujian Chinese, no, ay ipinadala lamang si Rizal, no, sa kanilang bahay dito sa southeast coast of China upang pansamantalang magtao, no, habang wala pa yung lulo nila, ano. So inutusan lang, ano. So ngayon si yung ancestors ni Rizal ay hindi galing sa Pilipinas at hindi rin galing sa Sea of the Orient, kundi galing talaga ay sa China, sa Fujian province. So inilalagay nila na ang sinasabi nila na ang Pilipino nag-originate, no, direktahin na natin, no, ang Pilipino ay nagmula daw, nagsimula sa southeast coast of China, no. So yan po ay paraan paano nila ma-expand yung territory ng China sa totoo lamang, ano. At kaya dito daw na parito ang People's Liberation Army na isang general na si General Yefe na nabautismohan sa pangalang Sixto Mercado Tsongko, ano, ay kaya napunta rin sa bansang Pilipinas ay upang ipakipagpatayan, ano, ang pagtatayo ng bagong China. So ang mga Inchik pala rito, no, na ipinanganak ng lulo nila kapag pinanganak dito at naging anak ng bayan ng Pilipinas, no, pag nanganak yung mga ancestors ng Inchik, no, galing sa Fujian, ano, at lumabas sila, no, dito sa Pilipinas bilang mga anak ng China or son of China or youth of Chinese or Fujian student, no, or League of Fujian Student, no, or yung mga Inchik, yung mga Chinoy, ano, pag pinanganak pala sila dito ng kanilang mga ancestors from Fujian China ay tatawagin silang anak bayan. Bayan ito Pilipinas at ang province naman ay ang Fujian, no. So ang lolo ay ang Fujian, ang Pilipinas ay ang apo ng China. So ganun ang ibig niya sabihin. So ang apo hindi mas mataas kaysa doon sa lulo niya. Okay, kaya bayan lang siya. So yun ang pinalabas. So dapat lamang daw na ang mga anak ng China ay naparito, no, upang ipakipagpatayan, ano, ang Pilipinas bilang bagong China. So yun ba ang adhikain ni Dr. Jose Rizal na kailangan na pag nadat na ng Inchik ang Pilipino, patayin. Ha? Taniman ng ebidensya, kasuhan, no? Ano pa, no? Kailangan isa lang sa extrajudicial killings, no? Abangan diyan ng mga riding in tandem na mga Inchik. Ano?
So, ang pinagmamalaki, walang ibang pinagmamalaki, no? Pag pinagbasihan mo dito, ang mga anak ng Pujian dito sa Pilipinas o ang mga anak bayan, kundi ang kanila mga pangalan. Pangalan na ni General Yefe, pangalan ng ancestors ni Rizal at si Rizal. So, inihalo nila si Rizal, no? Doon sa kanilang pakipaglaban, no? Sa mga Pilipino, no? Sa pamamagitan ng ideolohiyang komunismo, no? Ipapatay sila talaga. At yan ang dahilan kung bakit pagdating dito sa Pilipinas ng mga People's Liberation Army, duduraan ka ng sa mukha, sasampaling ka, at pag natuto na silang Managalog, no? Kung ano, anong gagawin sa ating mga batas, no? Okay, sisirain daw ang ating gobyerno dahil hindi daw itong gobyerno ng Pilipino, kundi gobyerno ng lolo nila sa China. Ganyan ito kabulaan itong mga incheck na ito, ano. So, hindi naman nila naintindihan yung kung sino talaga si Rizal sa totoo lang. Okay? At yan ay ating ipapaliwanag. At kaya tayo nandito dahil ipapaliwanag natin, ano. So, paano natin mapapaliwanag, no? So, sa pamamagitan din ni Dr. Si Rizal, ano. Kung ninakaw nila si Jose Rizal, no, ibabalik natin si Jose Rizal, at si Jose Rizal ang tatayo, no, para sa Pilipinas at para mapatunayan kung sino siya at sino ang bansa natin sa nakalagay. Ang bansa ba natin ay matagpuan sa dugo ng Inchik? Matagpuan ba ang Pilipinas sa Siangukon Village o sa bahay ni Domingo Lamco o sa southbound of Siongki Village, ano? Ang Siangukon Village, ano? Yan po ay Mandarin, ano, language, doon sa baryo kung saan sa Chinese name, sa Chinese ano traditional name, o ang tawag ay Siongki Village, ano. So si Aquino tinatawag niyang Siangukon Village, ano, which is iisa 'yon, ano, Siongki Village or Siangukon Village, iisa lang 'yon na barangay, ano, o village, ano. So, sinasabi ng mga Encik, no, na ang Pilipinas ay tulad sa Siangukon Village, ano. Parang ganun, no. Ganun kagago, no, ang isip nila. Sorry, but yun talaga. So, hindi naman sinasabi ni Dr. Si Rizal na ang Pilipinas ay village, ang bansa ay isang village o lahi, ano, sakop ng lahi ng Encik, di ba? So, basahin natin, no, para mapatunayan natin, no, sa paragraph 1 ng Mi Ultimo Adios, ano? Yung pong Mi Ultimo Adios, last farewell, no? Huling paalam, no? Huling hininga ng buhay, no? Ni Dr. Si Rizal, na siya ay nagsalita kung sino siya at taga saan siya, saan matatagpo ng kanyang bansa, no? So, sa paragraph 1, ano? Sabi ni Dr. Si Rizal, farewell, no? Beloved country, no? So, doon pa lamang, eh, patay na yung sinabi ng mga Encik na Encik si Jose Rizal, eh. Hindi naman siya na maalam sa Encik, no? Sa bansa. Ano ba? Sabi niya, farewell, beloved country, you know? Paalam, inumutya kong bansa. Ano? Treasured region of the sun, no? Kayamanan kang matatagpuan sa reho ng araw. So, ang Pilipinas o ang bansa natin ay hindi matatagpuan sa dugo ng Encik, you know? O sa baryo ng mga taga Jingjiang diyan sa Siangukon Village. Ang Pilipinas daw na minumudya ni Dr. Si Rizal, no, ay matatagpuan sa rehiyon ng araw, no. So pag sinabing rehiyon ng araw, malaki na 'yan, ano. So kumbaga matatagpuan ang Pilipinas sa celestial sphere, no, of heaven, no. Kung pag-aaral natin celestial navigation, no, makikita mo ang Pilipinas sa sinasabing equatorial plane of the earth, no, or equatorial plane, no, ng region of the sun, no. So yun ang ibig sabihin ng region of the sun, no. So paliwanag natin, nasaan ba yung region of the sun, no? So ang Pilipinas ay binababahagi sa apat na region of the sun, no: northern hemisphere, southern hemisphere, eastern hemisphere and western hemisphere, no. So, yun po ang region of the sun. Pagka pinagbasihan natin ay yung terrestrial, ano, region of the sun, ano. Meron tayong celestial region of the sun, ano. At then ang Pilipinas matatagpuan sa kumbaga celestial sphere,
ano, pagka marunong ka sa celestial navigation, no, nandun ka sa buwan, makikita mo ang Pilipinas, ano, with relatives to the other celestial bodies, no, ay nasa bansang Pilip, nasa planetang daigdig, no. Hindi mo makikita ang Pilipinas sa dugo ng Inche, kundi sa planetang daigdig, ang sinasabi dito, no. Kasi ang ginawang reference ni Dr. Sirisel ay star, no. So pag sinabing star, no, you're talking about angle of the sun, ano, with relatives to the location of geography of the earth where the Philippines can be found. Di ba? Ganun po yun, di po ba? So, sinisikap lang natin na explain kung ano yung origin of the sun sa abot ng ating makakaya, pero alam yan ng mga merchant navigator or mga astronomers, no? So, ngayon, hanapin natin, ano? So, okay. Ito yung sun, ano? Okay. Kasi nabanggit ni Dr. Sirisal yung sun, region of the sun. So, hanapin muna natin yung sun, siyempre, di ba? So, ito yung sinasabi ni Dr. Sirisal na sun, no? Pero ano yung region of the sun? Di ba? Yung region of the sun ay malawak po yan, ano? Okay? So, ito yung sun. So, a region of the sun ay yung solar system. Pag pinag-aralan yung solar system, that is the region of the sun, no? Pag nakita mo yung buwan at nakita mo yung araw at nakita mo yung bansa mo, alam mo na you're talking about region of the sun. Region of the sun, nakita mo na yung nakita mo yung buwan, nakita mo yung ibang mga stars, nakita mo yung sinasabing skies, no? So, pinapaliwanag dito na hindi village ang pinapaliwanag, ano, kung hindi bansa talaga, no? Kasi merong sun, merong moon, merong skies, may atmosphere, may space, may valleys, ano? Dahil din makikita mo sa sinabi ni Dr. Sirisal. So, the sun and the region of the sun is about the solar system, no? So, pag sinabi natin solar system, ano, ito po ang tinutukoy ni Dr. Sirisal, ano? So, ito yung sun natin. Ano po? Okay, drawing nga po natin, ano, para maliwanag, no? So, yung region of the sun, eh, kung saan nag-u-orbit yung ating planeta, no? Say, for example, no, dito, no, nag-u-orbit yung planeta natin, ano? Example lamang, ano? Okay. Nandyan siya. O, di ba? So, dito ay sinasabi natin na December, no? Kapag tinignan mo yung halimbawa nasa equatorial plane ka, ano? Of the earth and space, ano? So towards the sky, makikita mong stars na dadaanan. Ay, ito lang dito, yun lang makikita mo, no? Sa kunwari ito'y December, no? So, December, January, makikita mo mga stars sa gabi, no? Ayang mga dadaanan dito, no? So, February, March, di ba? So, March, makikita mo yung center of the Milky Way galaxy, ano? Kung halimbawa ay nasa Pilipinas ka, ano? So, hindi dito pinakikita ni Dr. Cecil na pag tumingin ka sa langit, makikita mo lulo ng mga Inchik doon sa Fujian, ano? Kasi sinasabi niya, towards the skies, ano? Let the burning sun evaporate the rain towards the skies. So, ibig sabihin, so, pinaliwanag niya na ang bansang Pilipinas, ano, ay nagkakaroon ng seasons, no? Rainy season, sunny season, no? Summer season, no? So, December, wow, di siya namatay, no? December 30, namatay siya, okay. So, December 29, nandito yung buhay pa siya dito, ano?
Okay, buhay pa siya dito. December 29, for example, dito. Nakikita pa niya sa gabi yung stars dito. Pero dito, pinatay na siya sa December 30, ano. So, January, February, March, April, May, June, July, ano. August, September, October, November, December. Nakaikot na yung ating planeta, ano. So, nakaikot na rin yung Pilipinas doon sa sinasabing region of the sun. So, yung Pilipinas, makikita mo daw sa region of the sun. Yan sinasabi dyan. At siya nagpaalam sa isang bansa na nasa region of the sun. Ano? E, ibang lulo ng mga insect, pwede mong ilagay dyan sa region of the sun. Di ba? Hindi naman, dahil sinasabi niya, bansa ang sinasabi niya na nasa region of the sun. So, ibig sabihin, kung sasabihin mo na lulo ni Rizal ang nasa region of the sun, adi mga Pilipino eh tatayo doon sa ila sa katawan ng mga inchik at titingnan nila yung araw, nakapatong sila doon sa tiyan ng inchik. So, hindi yan ang sinasabi na katawan ng lulo ni Rizal yung napapatungan ng, ni Rizal. Diba? Napatungan ni Rizal, natutungtungan niya, naapakan niya, abang siya nakatayo ay isang bansa. Diba? Hindi dugo ng inchik. Okay? So, ganun po yan. Yan po ang tinatawag na region of the sun. O, siya yung Milky Way Galaxy, the region of the sun extended towards the skies. Kaya sinasabi niyo si Rizal. Kasi sinabing sky, you can see other stars aside from the sun. No? Yun ang sinasabi niya. Yan po ang sinasabi ng region of the sun. The sun and other stars relative to the positions of to the position of the earth. No? Doon sa sinasabing kung natin, no? Equatorial sphere or sinasabi natin ecliptic sphere or celestial sphere, ano? Yun yung sinasabi. Pag tinignan mo yung celestial bodies, ano, sa sphere ng kalangitan, ano, sa celestial sphere ng kalangitan, no, makikita mo yung araw at yung ibang ibang billions of stars, so 200 billions of stars, no? Kaya sinasabing region of the sun. Di ba? So, kung ikaw ay celestial navigator, naglakbay pa kapatungo sa buwan, then tumayo ka doon, no? Ang nakikita mo sa daigdig, no? Kung saan ka nang galing, ay yung Pilipinas. Hindi yun yung dugo ng inchik. Yun ang ibig sabihin ni Dr. Sirisal. Ako ay galing sa isang bansa at hindi galing sa isang lulo. Okay? So, yung bansa ko, doon nakatira yung mga magulang ko na iniwan ko. Okay? Kung saan siya umalis, so, doon siya babalik. Di ba? Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay di makakaparoon sa paruroonan. Di ba? Galing ka sa Pilipinas, tapos sasabihin mo, ang ituturo mo, yung mga inchik. Eh, paano kung makakabalik sa Pilipinas, sa inchik ang tinuturo mo? Diba? Mali. No? Hindi po totoo yun na siya ay isang inchik. Galing siya sa isang bansa. No? At ang bansa yan ay sinasabi niya kung saan matatagpuan at anong pangalan ng bansang yan. No? Ang pangalan ng bansang yan ay bansang Pilipinas. Ano? Okay? At yan ay matatagpuan mo, ha? Na sinasabing Pilipinas, ang kanyang bansa ay sa line 2 of paragraph 13. Ano? Wala siyang ibang inidolo kundi ang bansa ng Diyos. At yan ay ang Pilipinas. Okay? Kasi magpatuloy tayo. Ano po? So, matapos natin paliwanag yung region of the sun, no? So, okay? So, kung ikaw po ay nakadungaw, ano, sa bahay mo, kung halimbawa ang Pilipinas ay tinatawag mong bahay, yung bansa mo ay isang bahay, no? Beyond our solar system, no? Or region of the sun, no? Makita mo yung ibang stars. Yan po yung sinasabi na ni Dr. Sirisal. Yun halimbawa ito yung center of the Milky Way galaxy. Ano po? Yan ang ibig sabihin yan. So, yan yung mga ibang stars, no? Nakasama rin yung araw natin, no? Dito sa constellation ng stars. So, yun po ang sinasabing bansa natin ay kabilang, no?
sa mga bansa, no, sa kalangitan, no. Kung mayroon pang mga ibang solar system diyan na mayroong planetang katulad natin, no, mayroon din bansa doon, ibig sabihin isa ang Pilipinas sa mga bansang nasa langit, ano? Hindi lang yung bansa ng Inchik ang sinasabi ni Dr. Rosie Rizal. So yun ang natawag na region of the sun, ano po. So kompletong ating sinasabi, ano? So ito yung sun, and then yung region of the sun, palalabasin po natin, ano, ay ang solar system na kinaruroonan ng ating planeta, ano po. So diyan po yan, ano. Okay, yung sun and region of the sun, ito yung sinasabi nating ating planeta. Okay, nandito yung bansa natin. Okay, ito yung sun. Okay, yung region of the sun, no, na pinag-uusapan natin kanina, no. Say for example, ulitin natin, ano, ito yung bilog natin kanina. Okay, iikutan natin. Yun yung sinasabi natin na Earth, no, di ba? Okay, nandun yung Earth, di ba? So, dyan dadaan yung path ng ating planeta. Dyan din dadaan, of course, yung Earth sa region of the sun. At yung region of the sun, observation natin, halimbawa, pagdating dito ng Earth, no, siyempre, pupunta rin dito yung Pilipinas. Di ba? Sinasabi ni Dr. Rosario, halimbawa, ito yung January, December, no? No? So, buhay pa si Dr. Rosario noong 1896, December 29 dito, nagsusulat pa siya ng last farewell. So, December, pinatay siya, no? Alang-alang sa pagmamahal sa ating bansa, no? Hindi pagmamahal sa Inchik o sa China. So, niluloko lang tayo ng mga Inchik. So, December, okay? So, yung anim na buwan, June, di po ba? Yan, okay? So, ganun yan. So, dito, alam na natin, no? December, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. Parang ganun po, di po ba? So, hindi lang maganda yung distances natin, ano? So, kanina perfect dahil mayroong layout na siya. May pattern na tayo, no? So, ibig sabihin, kung nandito yung Earth, no? Dapat makita mo yung stars dito, no? Sa sky, no? Sa kalangitan. Yung stars na nandito, no? Hindi yung stars na nandun. Kasi nandito yung Pilipinas, eh. Nakatalikod sa araw, di po ba? So, ibig sabihin, gabi ito, no? Nakikita mo yung stars, no? Kung gusto mong makita yung umaga, di siyempre, dito ka titingin, no? Pag-ikot ng planeta, nandito yung Pilipinas towards the sun, no? Ay makikita mo ang umaga, dito makikita mo ang gabi, no? Kaya opposite lagi yan. So kung nandito yung December, na umaga, December na gabi doon, ganun yan. Opposite sila. So ganun yan. Yan, puro umaga ito, no? Yung nakikita natin diyan sa inner circle of the region of the sun, no? Ay daylight, ano? Umaga. So sa gabi nakikita natin yung stars, no? So yun ang ibig sabihin ng region of the sun, no? Hindi yung sinasabi na ang Pilipinas ay yung Inchik, yung lolo niya, yun ang nakikita mo sa sky. Eh hindi totoo yun, ano? At kung nasa sky ka, ang makikita ng Pilipino ay lolo ng mga Inchik. So mali na, no? Sa line 1 paragraph 1 ay tudas na ang mga Inchik sa kabulaanan ng mga komunista, no? So yung mga kongresista natin, hindi nila alam kung sino yung Philippine National Hero at kung sino siya. So ibig sabihin dayuhan sila. Kasi sabi nila nitong bago magbutuhan, ano? Okay, sabi nung bago magbutuhan ay nitong presidential o nito lamang nakaraan, ano, bago dumating si Xi Jinping, ano, ang ipinakakalat ng media ay wala daw national hero ang Pilipinas, ano. So pag ibig sabihin, pag sinabing walang national hero ang Pilipinas, walang bansa rin ang Pilipinas,
ang Pilipino. Kasi wala kang nation eh, di ba? May wala kang national hero, bakit sinasabi mong meron kang bayan? May ibig sabihin, lahat ng namatay dito na Inchik ay bayani ng bayan, hindi bayani ng bansa. Kasi ayaw tanggapin itong mga Inchik na bansa ang Pilipinas. Kaya sabi nila, walang national hero o walang pambansang bayani. Kasi ayaw nilang tawaging bansa ang Pilipinas dahil sila ay Inchik na ipinanganak ng lolo nila from Fujian province dito sa Pilipinas, at nang ipinanganak sila dito sa Pilipinas, naging anak bayan. Ay hindi nga pwedeng tawagin na nila na national hero si Pilipinas dahil hindi naman bansa ang Pilipinas sa pagkakaalam nila. Pero sa kaisipan ni si Rizal, bansa ito na sa Rehiyon ng Araw. Sa kanila namang kaisipan, sa mga kongresista o sa mga Inchik na nandiyan sa gobyerno tulad ni Duterte, walang bayani ang Pilipinas. So meaning, walang bansa ang Pilipinas, ang Pilipino. Dahil ang tingin ng mga Fujian Chinese, nila Duterte, nila Bongo, bayan ng ancestors nila ang Pilipinas, hindi bansa ng Pilipino. Ganun po yan. Kaya yan, si Duterte, first batch ng anak bayan ni Fujian Chinese, international terrorist na Inchik na walang alam sa kasaysayan ng Pilipinas, kaya siya ay pumapatay ng mga Pilipino. Sino yan? Professor na yan, na estudyante ng University of the Philippines. Hindi ba si Juma Sison? Si Jose Maria Sison? Hindi po ba? Yan ay malaking Ponzi scheme ng Fujian Chinese na magtayo sila ng komunismo sa Pilipinas, na ideolohiya ng ancestors nila na galing din sa Fujian, China. At kaya daw sila pumapatay ng Pilipino para itatag ang New China dahil ayaw nilang tanggaping bansa ang Pilipinas dahil bayan. Kung ano yung ideolohiya ng lolo nila sa China, dahil may lulo daw si Rizal sa China, hindi ito pwedeng tawaging bansa. So gusto ng mga Inchik na si Rizal, ang tawaging bansa ni Rizal ay yung China. At ang tingin naman ni si Rizal sa kanyang sa Pilipinas ay bayan niya. Ay malaking kalukuhan 'yan. Ang tawag po diyan ay deletion, pagbubura ng kasaysayan, pagbubura ng origin of Filipino civilization sa totoo lang. So tatanggalan kayo, natanggalan tayo ng mga Inchik ngayon ng karapatang maging Pilipino. Ang gusto nila ay Chinese Pilipino lahat ng Pilipino. 'Yan ang katotohanan niyan. So mali 'yan So malinaw na tayo ay niluloko At kabilang sa pangluloko na 'yan ay itong si Lucio Tan, At saka si Henry C. Sila ay kabilang sa mga namiki ng kasaysayan ng Pilipinas, na sinasabi nila na ang Pilipinas hindi matatagpuan sa Sea of the Orient, matatagpuan sa bahay ni Domingo Lamco. Kaya piniki nila ang kasaysayan. Hindi nila naiintindihan kung ano yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Okay, tapos na tayo. Nakita natin yung sun, nakita natin region of the sun, at nakita natin dapat yung ating bansa. Okay, di ba? So, ibig sabihin yan, at the region of the sun, you can see one country or one nation. Okay. Kung meron ka isang bansa doon, meron kang isang national hero or pambansang bayani. Hindi pang bayan na bayani. Di po ba? So, okay. So, bilugan natin yung bansa natin para makita natin na parang perlas. So, si Dr. Jose Rizal nagsusulat siya, Habang sinusulat niya yung last farewell, binivisualize niya na isang perlas ang Pilipinas, because he's considering that ito yung EEZ natin, yung sinasabing exclusive economic zone natin. Okay, ang galing talaga ni Dr. Jose Rizal, Hindi yan pag-aari ng China. Kumbaga ito yung bahay natin, yan yung palaisdaan natin, At yan ay hindi pag-aari ng ancestors natin, ang sabi niya, kundi pag-aari ng Diyos natin. Saan matagpuan? Ay di, walang iba kung hindi doon sa paragraph 13. So, okay, i-paste po natin dito kung anong nilalaman ng paragraph 13 para makita natin. Okay.
So, yan, di po ba? Yan yung sinasabi ni Dr. Rosie Rizal, ano? So, sa paragraph 13, ano? Mapansin natin na sinasabi niya na ang Pilipinas ay sorrow of his sorrow, ano? Yan, ano? Medyo maliit lang, ano? Sabi niya is, ang kanyang iniidolong bansa, ano? Ang hinahangaan niyang bansa, ano? Ay walang iba kung hindi ang minumutsa niyang Pilipinas. Di ba? At doon niya pinarinig yung kanyang huling paalam, no? Hindi niya tinawag yung Fujian ancestors. Di ba? At tinawag niya yung bansa niya para iparinig, no? Sa mga Pilipino na itong bansa lang natin, ha? Ang kanyang iniidolo, ang kanyang hinahangaan, ano? Na minumutyang Pilipinas, ano? Kaya tumigil na yung mga tao diyan na nagkasasabi na ang Pilipinas ay Maharlika, no? Tumigil lang kayo mga Marconian, no? Marconian, ano? Yung mga supporter ni Marcos, sinisira nyo lang kasaysayan ng Pilipinas, ano? Hindi ito pag-aari ng Fujian ancestors nyo, no? So, sa Pilipinas, huling nagpaalam lang ang ating pambansang bayan, eh. At iniiwan niya lahat ng kanyang mga magulang doon. Kanyang mga iniibig, ano? Kaya wala siyang magulang sa China, no? Ang magulang niya ay Pilipinas, nasa bansa ng Pilipinas, hindi sa bayan ng Pilipinas kundi sa bansa ng Pilipinas, ano? So ayaw ni Dr. Rosie Rizal na magkaroon dito sa Pilipinas ng alipin, ano? Hindi tayo pwedeng alipin ng Inchik, no? Ng Fujian ancestors, no? Hindi tayo pwedeng bitayin na akusahan, no? Patayin, ano? At hindi tayo dapat sikilin o pahirapan, ano? So, dapat walang Pilipinong naghihirap. Yun ang pangarap ni Dr. Rosie Rizal. At dapat wala daw ideolohiyang pumapatay. Ano ba yung ideolohiyang pumapatay? Hindi ba yun yung communism? No? Hindi sila naniniwala sa Diyos kasi ang pinaniniwala nila ay ancestors nila sa China. Ako? Kaya dito, ang sinasabi ni Dr. Rosie Rizal, yung bansa niya na minumutya, ano? Ang pinaghahari niya ay hindi ancestors na mga Inchik, kundi ang Diyos natin. Kaya mali na yung sasabihin ng Inchik na ang founding father ng Pilipinas ay Fujian Chinese. O Chinese ancestors. O root ancestors ng China. No? Mali, no? Ang root ancestors ng mga Pilipino ay ang Diyos. No? Ang Diyos ang ating Ama. Ama naming nasa langit ka. O, Ama naming nasa rehiyon ng araw. No? Sa sky of the sun, no? Yan ang sinasabi ng ating pambansang bayan. Dapat ang Diyos ang nag-aari, ano? Hindi ang ating ancestors. So, maliwanag na hindi si Rizal isang Inchik, no? Kasi ang mga Inchik, mas sinasabi nila na ang nakakataas sa lahat ng tao sa buong China ay ang ancestors ng Fujian province. At yung kasi sila daw may gawa ng bansang Pilipinas. Ayan ay mali, ano? Ang nakakataas dito ay ang Diyos sa bansang Pilipinas. So maliwanag na ang Pilipinas ay pinaghaharian ng Diyos, no? Ang mga Pilipino ay pinaghaharian ng kanilang may likha nung lumalang ng kanilang kaluluwa, ano? So pag uno ay mabuti, ano? Hindi ni Rizal ginawang mas mataas kaysa Diyos ang kanyang mga ancestors. Ang Diyos ang pinakamataas sa kanyang ancestors. At hindi mas mataas na inidolo niya ang kanyang mga ancestors o mga kaibigan, no? Kaysa kanyang bansa, no? So, pinalinawag ni Dr. Rosel dito na ang Pilipinas ay sovereign country or sovereign nation of God, no? Yan ang sinasabi ni Dr. Rosel. At sinatayin ako bakit tinawag niyang Eden ang Pilipinas, ano? Sapagkat ang ibig sabihin ng Eden, Eden is the origin of the Filipino civilization. So, ibig sabihin, the Filipino never arrived, no, from other places of the earth, no, at dinatnan niya ang lupa na bakante, ano, at dito tumuloy. Ano, hindi siya Inchik na nagtawid sa dagat. Ang Filipino ay hindi isang Inchik na nagtawid sa dagat at pagdating sa Pilipinas ay walang nakitang Diyos, wala ring nakitang tao. Kaya, yung mga Inchik, sinabi niya, kami ay Pilipino. Yan ang, so, gusto niya burahin ang ating human identity ng mga Fujian Chinese. Ganyan sila nag-expand, ano? So, pati dugo ng Pilipino, gusto nila pasukin
pati yung nila yung paglalang ng Diyos sa ating bansa, gusto nila burahin at sila ang founding father ng langit at ng lupa at ng dagat. Ganyan kagahaman ang Fujian Ancestors of China o kabataang makabayan ng Fujian Ancestors of China. Na napunta rito kung ano-anong gagawin, isusulat yung history ng lolo nila at hindi yung history ng Diyos natin na nagbigay ng langit at ng lupa at ng dagat para tayo mabuhay sa bansa natin. Maliwanag na po ba? So, yan po ang paliwanag natin sa line 1 and line 2 ng paragraph 1. Ano? Na tinawag ni Dr. Rosiel, na Eden ang ating bansa dahil ang bansa natin ay pinaghaharian ng isang Diyos, no? At hindi ng ancestors ng China. Okay? So, bakit tinawag na Eden? Kasi dito tayo nagsimula. Dito galing ang ating kaluluwa. Nilalang tayo ng ating Diyos mula sa alikabok ng lupa, no? At ang ibig sabihin ng Eden, ano, ay pagkilala, ano, sa bagay o buhay, no, na binigyan ng hininga ng Diyos dito sa lupain ng Pilipinas at sa iba pang bansa, ano. Hindi niya binabaliwala yung ating Diyos, ano. Lagi niyang iginagalang, binibigyan na ng dignidad yung may lalang ng langit at ng lupa at ng kaluluwa natin. So, ganun ang paghanga ni Dr. Rosiel sa bansa natin. Itinulad niya sa isang Eden na hindi galing ang ating dugo sa ibang ancestors. No? Galing sa lahi ni Adan. At si Adan hindi galing sa lahi ng Inchik o sa ancestors ng mga Chinese, kundi galing siya sa hininga ng Diyos. By the breath of God, he was created. No? From the dust of the ground, hindi from the blood of Chinese. So, mababasa mo yun sa Genesis chapter 2, verse 7 and 8. No? Na walang Eden na kung saan nilalang ng Inchik ang Diyos at ang tao. No? Ang salitang Eden, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang anyo. No? At binihisan siya ang kanyang kaluluwa mula sa alikabok ng lupa. Ah, so hindi nilalang ang tao mula sa larawan ng Inchik, no? Mula sa dugo sa larawan ng Inchik. Hindi po, ano? Ang ibig sabihin ng Eden, God created our ancestors from the lineage of Adam, and Adam has been created by God through his breath of life from the dust of the ground of Eden. Yun po ang ibig sabihin niya. Genesis chapter 2, verse 7 and 8. Galing po sa Hebrew literature o Hebrew scripture ang salitang Eden. Ano? So, sinasabi ni Rosiel na ang Pilipinas ay isang Eden sapagkat dito tayo nagsimula. Ano? Hindi tayo dumating, kundi dito tayo nagsimula. Ano? Kung dito tayo nagsimula, dito tayo babalik. Yun ang ibig sabihin ni Rosiel. Kaya ang hindi lumingon sa pinanggalingan sa Eden, no, kailangan lingunin mo kung saan ka galing. Isang kang lahi galing, edi kay Adan. Taga saan si Adan? Taga Eden. No, di ba? Hindi naman taga China, di ba? Eden nga sinasabi. No? So nilagyan niya ng variable assignment na yung Eden ay Pilipinas. No? Kahit di natin sabihin na yan ay paraiso ng Diyos, ay yan ay nilalang ng Diyos, no? Para sa atin. Yun ang ibig sabihin niya. Hindi para sa iba. Di ba? Ay kung totoong Eden ang Pilipinas, ha? Ay Diyos ang nag-ahari. Kung ang bansa mo ay totoong nilalang ng Diyos, hindi ancestors mo ang dapat maghari, no? Kundi ang Diyos, dahil siya ang may lalang ng ating bansa, ng ating buhay at kaluluwa. Ayun ang ibig sabihin niyan, no? So ang Eden daw na bansang Pilipinas, hindi mo matatagpuan sa China, no? Matatagpuan sa Sea of the Orient, no? So yung China, pwede mo bang ilagay sa Sea of the Orient, di ba? Mapupuno itong Sea of the Orient. Kasi ang Sea of the Orient, no, ay galing dito sa taas ng Russia, between Japan, hanggang dito sa may coastal area of China, and then Korea, no? Nandito pala yung Korea, no? Korea.
and Taiwan, ano, dito, and then dito sa may Vietnam, no, lahat po dito, no, itong area na ito, Southeast Asia, no, yan, ay Sea of the Orient yan, or Sea of the Eastern Hemisphere, no. So, in general term, hindi niya sinabi na lahat ito ay South China Sea, you know, sinabi niya Sea of the Orient, no. So, nire-refer niya sa geography of the whole planet, ano, na yung East, ano, ay nagsisimula doon sa prime meridian, ano, patungo towards the from the West Philippine Sea towards the prime meridian, ano, galing doon sa prime meridian pabalik, no, papunta sa Eastern Hemisphere, no, 120 degrees of meridian, yan po yung tinatawag na Sea of the Far East or Sea of the Orient, no? Malayong dagat sa silangan, no? Malayong dagat sa malayong silangan. Nandun daw ang Pilipinas, no? Nasa dagat. Eh, ito namang China, wala naman sa dagat, diba? Nasa bayan. Diba? So, ang gusto ng mga Enchik, ang Pilipinas, gusto ipakita nila sa loob ng bahay ni Domingo Lamco. Yung Sea of the Orient, doon din sa loob ng bahay ni Domingo Lamco. No? So, mali po yan. Ano? Hindi mo pwedeng ilagay sa loob ng bahay yung Sea of the Orient. Ano? So, mali yan. Ano? So, ngayon, ang sabi dito sa paragraph 1, ano? Ang sabi dito, to you, no? Kanino daw? Sa bansang Pilipinas, doon sa Eden. Ibinibigay lamang o isinusurrender lamang, isinusuko ni Jesus, ni Dr. Si Rizal ang buhay niya. So yung buhay niya, binibigay lamang niya doon sa Eden, doon sa bansang pinaghaharian ng Diyos. Isinusuko niya lamang itong buhay niya, no? Sa sovereign nation of God, no? At ibinibigay lamang ang kanyang buhay, no? At para lamang ang kanyang buhay doon sa sovereign nation of God, no? Hindi niya binigay sa lulo ng mga Enchik. Di ba? Ayun, kung sasabihin ninyo na ang buhay ni Jose Rizal, ano, ay isinuko niya sa bansang Pilipinas, at sasabihin ninyo Enchik si Jose Rizal, abay dapat kayo mga lahat ng People's Liberation Army, isusuko ninyo ang buhay sa Pilipinas. So ano nangyayari? Ang ginagawa niyo, kinukuha niyo ang buhay ng mga Pilipino, eh. Tinatanggalan nyo ng buhay ang Pilipinas. Tinatanggalan nyo ng Diyos. Tinatanggalan nyo ng root of our civilization, ang mga Pilipino. Ano? Binuburan nyo ang kanilang human identity. Ano? Hindi pwedeng ganun, ano? Si Rizal, yung buhay niya ang sinuko niya sa Pilipinas. Hindi niya sinuko yung bansa niya sa sarili niyang dugo. Ano, diba? Hindi niya sinuko yung Sea of the Orient sa kanyang sariling lahi, no? So yung lahi niya, yung buhay niya, yun ang kanyang isinuko sa Pilipinas. Kaya hindi niyo pwedeng i-reverse yung paragraph 1, no? At yung paragraph 13, no? No. So wala dito sinasabi na maghari yung Qing Dynasty or Fujian Dynasty, no? Dahil yung Diyos ay iisa lang. At yung Diyos hindi tao. Diba? Dinala ng Diyos ang tao, no? Ayon sa kanyang wangis, pero ang tao hindi yan ang Diyos. Kasi yung Diyos ay ang ama ng mga tao. Hindi magiging yung tao ang ama ng Diyos. Diba? Hindi mo pwedeng i-reverse kahit yung sinasabi nating Diyos. Ano? Hindi naman pwedeng yung ancestors ng mga Enchik, siya rin yung gumawa ng Diyos. Kaya yung mga ancestors ay hari ng Pilipinas. No? Mali, di ba? So kung gusto mahal nyo ang inyong bansang China, doon kayo bumalik. Yun ang i-idolize nyo. Diba? Yun ang ibig sabihin ni Dr. Si Rizal. So, magsitigil na kayo mga Enchik, ha. Baliw kayo. So itong mga Enchik ay mahilig talagang mag-manipulate. Ano? Masakop lang ang Pilipinas at manakaw nila lang yung resources ng South China Sea or ng Sea of the Orient. Ano? Eh, pipilitin nila na pati yung ating pagkatao nakawin, yung bansa natin nakawin sa pamamagitan ng pagmamaskara ng kasaysayan at pagmamaskara ng ating pagkatao para mabura ang pagkakakilala ng mga Pilipino. Ano? So,
ginawa nila ang pamimiki ng kasaysayan ng Pilipinas para ma-legalize nila ano ang pagpatay sa Pilipino at pananakop. So hindi pwede nilang ma-legalize ang pandaraya, ano, lalabas at lalabas ang baho nila, ano. So sinasabi ni Dr. Si Rizal, ang bansang Pilipinas ay hindi village, ano, village ng Inchik, no. Ang bansang Pilipinas ay bansang mapanalangin sa Diyos, di ba? Hindi sinasabi na ang Pilipinas, ang mga Pilipino ay mamamatay tao at ang Pilipinas ay martyrdom place. No, na dito pinapatay ang mga apo ng China sa bayan ng Fujian province, no? O sa state of the province of China. No? Hindi po state ito, no, bansa, no. Kaya yung sinasabi ni Duterte na first state visit of the Chinese president, mali, no? First country's visit of Chinese president. Iyan ang dapat ninyo. At saka yung sinasabi ng Channel 7, state of the nation address, no? Nation na ang Pilipinas, no? Huwag mo nyo sabihin state of one nation, no? Okay? So, ganun po yan, ano? Okay. So, yung sinasabi itong mga Inchik na ito, ano? Na pilit nilang sinasabi na dapat lumingon ang Pilipino sa pinanggalingan ng Inchik na dito. Okay. Dito galing. Diyan yung Jingjiang party, ano? Approximately, diyan ang Xianggukun village or Xiongki village, ano? So, pwede ba na may nabanggit ba si Jose Rizal na yung beloved Pilipinas niya, ito? Yung beloved Pilipinas niya ay eh, isang idolized village. Di ba? Xiongki village or Xianggukun village, ano? So, ang gusto ng mga Inchik, lingunin natin yung Xiongki village. Ano? Lumingon yung Pilipinas sa Xiongki village or Xianggukun village ng Jingjiang City. No, na kung saan si Robredo, no, ay doon ang galing. At si Duterte naman galing sa Xiamen. So, ang ginagawa ng China, naghahakot ng mga Inchik sa Pilipinas at ginagawa nilang hero, no? Kabilang ito si ano, si General Yefe, no? Taga Xiamen din siya. Na kung saan doon galing yung 6.4 billion of Shabu, doon din galing yung communism, no? Doon din galing sinalin yung Peking history ng Pilipinas na pinabricate ng mga Chinese-Filipino o mga Inchik, ano? So, hindi nyo pwedeng baguhin ang kasaysayan, no? Magdadagdag kayong national hero katulad na ng state hero kasi ayaw nilang naging national hero si Rizal, so ibig sabihin state hero si Rizal o bayani ng bayan, no? Hindi naman sinasabi ni si Rizal na yung Pilipinas ay bayan o state of China, di ba? Kaya dapat meron tayong national hero dahil bansa ang Pilipinas. Kung ayaw nilang tanggapin si Rizal na bayani, ang ibig sabihin, ang gusto nila maging state hero, oh, of the Philippines, province of Fujian ancestors. Ganyan ang gusto nila palabasin. No? So ngayon, dinala nila dito si, ano, si General Yefe. Yan ay, general po yan, ano? Sundalo yan, People's Liberation Army General, na kaibigang matalik ni Corazon Aquino, no? Si Corazon Aquino ay inimbitahan noong 1989 sa Pilipinas, ano, si People's Liberation Army General Yefe. So noong November 20 o 19 and 20 ng 2018, ito namang si Duterte na appointed ni Corazon Aquino, na kapwa Fujian Chinese niya, ginawang national hero ng Pilipinas ang People's Liberation Army na si General Yefe. At kapwa idineclare ni Duterte, no, noong November 19, 2018, no, idineclare ni Xi Jinping at ni Duterte na ang Pilipinas ay New China. Okay? Doon po yan nang magkaroon ng bilateral meeting dito sa Malacañang, ano, Palace. First state visit ng President of
China na formerly ay governor of Fujian province na ang base ay dyan sa Xiamen. Doon po nang galing din si kabataang makabayan na si Xi Jinping. At si Xi Jinping ang nagkwekwento na kaya sila naparito sa Pilipinas ay upang itayo. Kaya daw dito na napunta ang mga People's Liberation Army sa Pilipinas ay upang itayo o itatag ang New China. At ipinakikipagpatayan nila ang Pilipinas para maitayo ang New China. Dahil ang sinasabi nila, si Rizal ay isang inchik. Ano? So wala po sa kasaysayan na sinasabi ni si Rizal na ang Pilipinas ay pag-aari ng China. Ano? O ng mga inchik. Hindi po yun ang pagkakakilala ni Dr. Si Rizal sa ating bansa na tayo ay nasa sakop ng China. So, ang gusto ng mga inchik, tingnan natin yung sinasabi ni Xi Jinping. No? Yung bansa ni Xi Jinping, hindi yung Pilipinas. Ano? So, si Dr. Si Rizal, ang tinitingnan niya lamang ay ang Pilipinas. At kahit nga buwan, sabi niya, gusto niyang makita siya dito sa Pilipinas ng buwan at ang araw. Hindi po ba? Malinaw ang sinasabi ni Dr. Si Rizal na hindi siya inchik. Hindi ba? So, ang sinasabi naman ito ng inchik, nagkukwento siya, no? Na yung ancestors daw, ano? Yung ancestors daw ni Si Rizal, ayan, ang national hero at founding father ng Pilipinas, yung ancestors ni Rizal. Ito, aliwag, diba? The ancestors of Rizal, national hero and founding father of the Philippines. Ano? Kasi kaya ancestors ni Rizal ang national hero dahil si Jose Rizal, apo lang daw ng China. State hero or bayani ng bayan lang si Jose Rizal. So, ibig sabihin niya na yung ancestors ni Rizal ang pinakang bayani sa China. Kasi ang bansa ni Jose Rizal ay ang China. Ang nation na beloved country ni Jose Rizal ay hindi ang Pilipinas, kundi yung China. So, ang ancestors daw, ang national hero ng Pilipinas, dahil sila daw ang nagtatag sa pamamagitan ng dugo ni Jose Rizal dito sa bansang Pilipinas. At lahat daw yun, si Jose Rizal, pati yung ancestors, nagmula pa ay hindi doon sa Sea of the Orient, no? Hindi galing sa Sea of, hindi matatagpuan sa Sea of, sa Region of the Sun, kundi matatagpuan sa dugo ng mga inchik ang bansang Pilipinas. Yun ang sinasabi niyan. At itong inchik na kahalintulad daw ni Dr. Si Rizal ay nakikipagpatayan na pa rin sa Pilipinas upang patayin ang mga Pilipino upang may itatag lamang yung sinasabing bagong China. So pinapatungan nila yung kasaysayan natin. No? Kasi hindi siya makikipagpatayan o sa mga Pilipino nang hindi na itatayo yung New China. Ano? Kaya maraming mamamatay ng mga Pilipino dahil dyan sa katangahan itong mga Fujian Chinese neto na mga mamamatay tao. Ano? So, hindi nila kinikilala ang ating bansa. Ano? Ang kinikilala nila yung ancestors nila. Ano? Yun yan. No? Pinagmamalaki nila, hindi yung pangalan ng bansa natin, hindi yung Diyos natin, kundi pangalan ng ancestors nila. Ano? These are proud names to remember. No, ginamit nila yung pangalan ni Jose Rizal para patayin ang kasaysayan ng Diyos at kasaysayan ng bansang Pilipinas at kasaysayan ng Pilipino dito sa bansang Pilipinas. Ano? Kasi ang itinatatag nila, dugo ng ancestors nila. Okay? Hindi yung Diyos, hindi yung bansa, at hindi yung ating pagka-Pilipino. No? So, iba ang pinaglalaman itong mga inchik. Ano? Yung mga kanilang picking kasaysayan, ano? So, na kung saan, na pag kinasa mong last farewell, hindi naman tungkol sa inchik ang pinagsasabi ni Dr. Si Rizal. Diba? So, ngayon, kung tinutukoy nila na si Dr. Si Rizal, ano, ay inchik, at inchik din yung mga ancestor ni Si Rizal, ay di dapat isuko ng mga inchik ang China sa Pilipinas o lahat ng inchik sa Pilipinas. Dahil ang Pilipinas, dito sinusuko ang buhay ng mga Pilipino, no? So, ang gusto nung incheck, ang mga Pilipino nagmula sa China. Ay kung nagmula sa China, edi sumuko kayo sa Pilipinas. No, dapat sumuko ang buong China sa Pilipinas. 'Yun ang ibig sabihin niya nandiyan sa paragraph 1, ano?
Hindi kinakailangan Pilipinas ang isuko sa China o sa dugo ng inchik. Dahil si Osiris, isinuko niya ang buhay niya sa bansang Pilipinas dahil ang bansang Pilipinas ay sovereign country of our God. Diyos ang nagahari na yan, no? Sa paragraph 13, no? Line 5. No? At ang last farewell, hindi yan isang tula lang in chika. No? Yan ay last farewell about the prayer of final redemption and song of our countrymen for our sovereign beloved country to protect and defend the faith of Filipino as or the Philippines as our nation founded by God. Yun ang sinasabi. Diyos ang lumalang. O, kaya nga diba sabi ni Dr. Sir, O country, pray to God. Pray for myself also. Nung gusto niyang manalangin ay yung manalangin tayo, no? Kailangan manalangin tayo ay hindi doon sa ancestors ng China. Diba? O hindi doon sa bansa ng Diyos. No? Yung bansa ng Diyos ang gustong ipakilala sa atin. No? Ni Dr. Rosy Rizal. Okay? So, yun pong maliwanag na sinasabi ni Dr. Rosy Rizal. No? Hindi yung Siongki Village ng Puyuan Province ang ipinagmamalaki niya. No? At hindi lulo ng mga inchik ang iniidolo niya. No? Wala siyang inchik na iniidolo, kundi bansa ng Diyos. No? Kasi bansa ng Diyos, no? Hindi bansa ng inchik. No? Ang Pilipinas na sinasabi ni Dr. Rosy Rizal ay pinaghaharian ng Diyos at hindi pinaghaharian ng China. So, yun pong ating paliwanag, no? Na sinasabi tungkol sa ating bansa, no? Di, tungkol sa village of Puyuan Province. Okay? Ganun po yan, no? Yan po ang sinasabi ni Dr. Rosy Rizal. Wala sinasabi, O village, pray to God, ano? Di, kung O village yan, di, Siongki Village ang Pilipinas. O, sinabi, O ancestors, pray to God. Wala naman, di ba? O province, pray to God. Hindi po yung province of Fujian. Mali pa rin, di ba? So, wala man sinabing it is the same if the village or state, no? Ask. Hindi naman hinihingi niya. Estado, bansa ang hinihingi niya sa Kastila, di ba? So, mahal niya ang Pilipinas bilang bansa, hindi bilang bayan. Okay? Yan po ang ibig sabihin ni Dr. Rosy Rizal. Ano? Hindi yung tungkol sa inchik. No? Walang sinasabi na hanapin mo ang inchik. No? So, kung hanapin natin ang inchik, asan yung sinasabi ni Dr. Rosy Rizal, di ba? Yan yung Pilipinas. Di ba? Ngayon, i-type natin yung yun yung Manila Di ba? Ayan. Yan ba yung Luneta, di ba? Doon siya namatay, di ba? Yan yung bansa niya, Yan yung capital city, di ba? Sinasabi niya, ang Manila ay nasa sakop ng bansa, hindi nasa sakop ng village of Puyuan Province. No? So mali na tatawagin natin na ang Pilipinas ay nasa sakop ng province of Puyuan or village of Siangukon village, no? Hindi yan ang dapat nating paniwalaan na tayo tuturuan ng mga inchik sa kasaysayan ng ating tahanan ng lahi, no? Dapat tahanan ng ating lahi ay alam natin. Ganun po yan, ano? So, ito yung paragraph 2. Sabi niya sa line 5, ang ating bansa ay isang tahanan, no? Tahanan ng ating ancestors, no? And then, line 5 na naman, ng paragraph 8, ang sabi niya, ang Pilipinas o bansang Pilipinas ay
mapanalangin bansa. Ano? So ang mga tao dito ay mapanalangin. Hindi pwedeng papatay ng apo ng China. Kasi ang ginagawa ng China, pinalalabas na nila na in-check si Rizal. Dahil ang gusto nilang mangyari, yung apo ng China, pinatay ng mga Pilipino dito sa bansa natin. Eh, hindi naman yan ang sinasabi ni Jose Rizal. Isinurrender niya ang buhay niya sa bansang Pilipinas. Hindi siya pinatay sa bansang Pilipinas. Kaya hindi pwedeng sasabihin na martyrdom place ang Pilipinas ng Fujian Chinese. Ano? Hindi pwedeng bansa ng mamamatay tao ang Pilipinas o bansa ng bayan ng mamamatay Inchik ang Pilipino, ang Pilipinas. Ano? Na pumapatay mga Pilipino sa apo ng China. So, ganyan ang kalukuhang ginagawa nito mga Inchik. Ano? Hindi pwedeng ganyan ang gawin ninyo sa literatura ni Dr. Jose Rizal. Ano? O sa last farewell ni Dr. Jose Rizal. No? So, Jin Yang, okay, distance, distance between Jinjiang City and Manila, no? Ayan. So gano'ng kalayo. So ayan po ano, kalayo galing sa Manila, no? So 2 hours and 30 minutes, ano? So yung dadaan ka muna ng Xiamen and then pwede kang mag-bus going to Jinjiang, ano? So yung bang sinasabi ni Dr. Jose Rizal na pinakikita niya na yung home and country niya matatagpuan mo dun sa Jinjiang ay malaking kalukuhan, di ba? Yung Diyos na naghahari, matatagpuan mo doon sa puso ng o sa dugo ng Inchik. Di ba? Layo, di ba? So, hindi totoo na si Dr. Jose Rizal ay isang Inchik. Ano? Siyang totoong Pilipino siya na nagmamahal sa ating bansa. Ano? Bansa ng Diyos. Ano? Pinakikilala ni Dr. Jose Rizal na ang kanyang last farewell is a song and prayer for final redemption of God to our country. Saan matatagpuan? Basahin nyo ang lahat ng line 5 ng paragraph 8, 9, and 10. No? Na ang Pilipinas, hindi pwedeng akusahan ng China o ng mga Fujian Chinese na dito pinapatay lahat ng mga anak bayan o lahat ng anak ng province of Fujian Chinese. China. Ay hindi po diyan Chinese si Dr. Jose Rizal dahil hindi naman siya pumatay ng Pilipino, hindi niya kumuha ng buhay ng Pilipino. So anong ginagawa itong mga Fujian Chinese? For example, si General Yefe na sundalo, general ng People's Liberation Army at itong professor na ito ng mga mamamatay tao na si Jose Maria Siso, no, taga Xiamen, isang Fujian Chinese din, no? Marami na siyang kinuhang buhay. 51 years na siyang kumukuha ng buhay. 51 years. Eh bakit hindi pahana ipinauhuli na isang turista? Kasi nililegalize ng mga Fujian ruling class na nandito sa Pilipinas, na mga Inchik na nasa Kongreso, nasa Senado at nasa presidential seat, ano, na ang Pilipinas ay Fujian ancestors inheritance ng China, ang bahay ng Pilipino. Basahin niyo pong mabuti ang last farewell. Yan po ay patrimony of God to our lost Eden, no? Hindi patrimony of Fujian ancestors to our lost Eden, no? Hindi tula ng Inchik ang last farewell. Yan po ay prayer of final redemptions of God to our country, no? Or song of our countrymen, no? Song of patriotism of our countrymen to the sovereign nation of God. Hindi yan na, kaya hindi nyo pwede, mali ang pagtawag sa Pilipinas na ang Pilipinas tatawagin mong bayan. Dahil hindi naman pwedeng ang bayan sakop ng province ng Fujian, no? Ang nakasasaklaw sa lamang sa bansang Pilipinas ay walang iba kung hindi ang Diyos, dahil Diyos ang ginawang hari ni Dr. Jose Rizal. Kaya kayong mga Fujian Chinese, mga terorista kayo. Bakit? Binuburan nyo ang place of origin. The only origin of Filipino civilizations ay ang bansang Pilipinas, no? Kaya nga niya tinawag na Eden, no? Dahil ang mga Pilipino dito sa alikabok ng lupa galing ang kanilang katawang laman, ha? At nilalang ang katawang laman ng mga Pilipino mula sa
binhi ni Adan. Na si Adan, no, ay ninalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Genesis chapter 1, verse 26 hanggang 28. No? And Genesis chapter 2, verse 7 and 8. No? Walang Eden at walang Diyos na ginawa ng ancestors of China. Ano? God created everything before any human being arrive on heaven or on earth. Yun ang yung sabihin niya. Ano? So, walang katotohanan na Jesus Christ ay isang inchik. Hindi pinapatunayan ni Jesus Christ na inchik yung bansa niya. Ha? Na ang bansa niya, ihalin tulad mo sa bahay ni Domingo Lamco. Diba? Wala naman, diba? Dapat kung bahay ni Domingo Lamco yan, hindi si Domingo Lamco ang hari. No? Yung Diyos pa rin, diba? O ngayon, ang gusto ng China, agawin ang Pilipinas dahil dugo daw ng mga inchik ang ginawang paraan para mabuo ang mga islands ng 7,641 islands ng Pilipinas. Eh, hindi naman yun sinasabi ng ating pambansang bayani, di ba? So, hindi niya pinakita na sasakay siya sa aeroplano at sasabihin niya, ang bansang China, yung kanya, yun ang Eden niya, nandun yung parents niya. Meron bang, kung sabihin mo na Eden ang Pilipinas, eh di si Adan ang tatay mo, hindi yung chick. Eh, di ba? At kung sasabihin mo si Adan ay inchik din, ha? Ay sinong gumawa kay Adan? Ancestors nyo pa rin. Ay malaking kalukuhan na, di ba? So, itong mga anak bayan, ano, na nagrarally dyan sa kalye, ay tulad din ni Duterte, no? Ngayon si Duterte, anak bayan din siya. Nagkukunwari lang silang magkalaban kasi, kunwari, oy, ikaw ay traidor. Ibig sabihin, hindi ka sumusunod doon sa ancestors mo sa Pujian. Ang sinusunod mo ay Amerika. Kaya, no to America. U.S. Duterte. Meron mo yan, U.S. Duterte. Kasi, akala ng mga inchik na ito, ang Pilipinas ay bayan ng province of Pujian ancestors. Ay malaking kalukuhan yan. Hindi ganyan, hindi nyo mapuprogram ang kasaysayan ng Pilipinas na sasabihin nyo bayan. No? Kaya yan si Emilio Aguinaldo na mamamatay tao na pumatay sa kasaysayan ng Pilipinas sapagkat hindi naman tinawag ni Dr. Jose Rizal na bayan ng Pilipinas kung hindi bansa. So namihasan na kayo na yung national anthem na inimbento lamang itong hayop na itong mamamatay tao. No? Kasi bakit sa hayop? Ay pumapatay siya ng kababata ni Dr. Jose Rizal eh. Na sinasabi ng Jose Rizal, no? Hindi pwedeng gawing bayani ng mga Pilipino ang mamamatay tao dahil kinamumuhian ng Diyos. Di ba? Ang mga mamamatay tao. Kaya sabi niya, hindi pwedeng maging bayani ang sino mang pumatay ng Pilipino. Wala naman dito na sinasabi ni na si Dr. Cyril na wala naman sinasabi at wala naman pinapaliwanag na dapat para maging hero ka ng China o ng ancestors, pumatay ka ng Pilipino. Di ba? Ang sinasabi dito, isuko ng bawat Pilipino o ng sino mang dayuhan ang kanilang buhay sa Pilipinas dahil ang bansang Pilipinas ay sovereign nation of God because God is our king. No? Kaya sabi, blessed is the nation whose God is the Lord. No? Blessed is the nation whose God is Yahuwah. Blessed is the nation whose God is our Father in heaven. Yun ang sinasabi. Diba? So, if God is your Father, Father of your nation, no? Eh, sinong mas mataas? Yung ancestors mo ba? Hindi na sinasabi ni Dr. Jose Rizal na yung village of Siangkukon village mas mataas kaysa sa idolized country ni Dr. Jose Rizal. Yung ancestors ng mga Inchik mas mataas doon sa bansa ni Rizal. Di ba? Mas iniidolo niya yung bansa niya kaysa sa kanya mga ancestors kung kahit pa sabihin mo siya Inchik. At hindi mo pwedeng isuko ang bansang Pilipinas sa dugo ni Rizal. Dahil yung dugo ni Rizal at buhay ni Rizal, yun nga ang isinuko niya sa Pilipinas.
Dahil ang Pilipinas, sovereign nation of God, hindi state of Fujian province of China or Chinese ancestors. So, hindi pinapaliwanag dito yung tungkol sa mga Inchik o tungkol sa village of Fujian or yung tungkol sa sinasabi ng mga istorya na sinasabi nitong ni Domingo Lamco at nito Pekin ito. Ito kasi Fujian Chinese ditong hayop na itong si Gloria Arroyo. Ano. So, ang gusto nila, ang Pilipinas ay tawaging Siangukun Village. Ano? Loko-loko ito. Ano? Loka-loka itong si Gloria Arroyo. Ano? So, ito yung mga tanga na mga Inchik. Ano? Hindi marunong magbasa. Gumawa sila ng monumento ni Rizal doon sa China dahil nilagyan siya ng lulo. At kung ano-anong istorya na dinagdagan na para maging teritory niya ang Pilipinas at magkaroon ng history ang China dito sa South China Sea. No? Kasi ang gusto nga nilang i-process na ang kaya inaangkin nila ang South China Sea, ano? Dahil ito ay nakapangalan sa ancestors nila, ancestors ng mga Inchik. At katunayan, apo nga si Rizal ng China, kaya ang Pilipinas bayan lamang. At yung province ng ancestors ni Rizal, no? Ay nasa bansang Pilipinas ay maglulo silang dalawa. So kanila itong South China Sea. Oh, eh kahit nga yung South China Sea hindi ni Rizal tinawag na Sea of China kundi Sea of the Orient, hindi ba? At yung Pilipinas hindi niya tinawag na village. Tinawag niyang Eden. Hindi niya tinawag na province, tinawag niya na bansa. Iyon ang sinasabi ni si Rizal. Ngayon ay manipulasyon nitong mga Fujian Chinese. Na si Villar, nagnanakaw ng mga lupain, di ba? Fujian Chinese yan. Si Bungo, lahat halos yan. Yung mga drug lords, galing sa Fujian. Yung mag-research kayo kung saan galing ang Fujian. Pwede bang dadala mo ng shabu ang Pilipinas, tatamba ka mo ng shabu dahil pagbibintangan mo, maghihiganta kayo dahil pinatay dito sa Pilipinas ang apo ng China. Nakakakita na ang Pilipinas tinawag ni si Rizal na martyrdom place of China na dito pinapatay ang mga apo ng China. Ibig sabihin, parang sinasabi nyo na inapi ang mga Inchik sa bansang Pilipinas. E samantalang kayo nga ang 51 years na pumapatay ng mga Pilipino, di po ba? Oh. So yun ang sinasabi natin na pangluloko nitong mga Inchik, ano? Panggagancho. Ang sabi niya, panggagancho. Ano? So, hindi Inchik ang sinasabi ni si Rizal. No? Hindi bansa ng Inchik ang sinasabi ni si Rizal. Oh, province of Fujian ancestors. No? Ang sinasabi niya, yung bansang Pilipinas. Ha? Doon galing ang kanyang lahi. No? Hindi dumating ang lahi. Yun ang ibig sabihin ng Eden. Ano? Okay. So, napakaganda ng ating discussion, ano? Marami tayong dapat na ipaliwanag, ano? Pero gusto natin talaga ma-illustrate kung ano talaga ang last message, ano? Pilipinas ay sino ba ang mga Pilipino dito? Yun ang sinasabi ng si Rizal, ano? Isang mapanalangin tao, umaawit para sa kapayapaan ng bansa at kalayaan ng bansa, ano? Kaya sino man yung tumatawag dyan na ang Pilipinas ay bayan, hindi yan ang pinapalaya ni Jose Rizal. Hindi yan ang gustong matubos ni Jose Rizal, yung bayan. Ayan, samahan yan ng mga komunista. Samahan ng mga masonry ng Fujian Chinese. So, ang sinasabi ni Jose Rizal dito na bansa niya ay hindi kasama sa masonry, hindi kasama sa Illuminati, hindi kasama sa mga kung ano-anong samahan ng mga Rizalista, no? Ang bansang Pilipinas, hindi niya tinawag na ang sarili niya ay Diyos ng Pilipinas. Kaya mali yung mga Rizalista na yan. Ano? Si Jose Rizal ay may Diyos. Ang bansa ni Jose Rizal ay may Diyos. Hindi mo sasabihin siya ay Diyos ng Pilipinas. Di ba sabi niya, O country, pray to God. Hindi naman sinasabi niya, O country, pray to me. Hindi siya Diyos. Ano? Siya ay bayaning Pilipino. Siya ay katulad nating nagmamahal sa ating tahanan ng lahi. No? Na ang gusto niya maghari sa tahanan ng ating lahi ay ang Diyos. Hindi yung ating sarili, hindi yung dugo natin na sinasabi niya na maghari. Ano? Na kung sino mga hadlang sa dugo natin na galing sa China, papatayin pag hindi kayo susunod sa One China Policy. Ano? O sa patakaran ng bayan, Network of Bayan Organizations ng PDP Laban. Ano?
So, yan ay malaking pamimiki. No? Yung pagpatay ng Pilipino ay binabawal sa Pilipinas sapagkat ang mga Pilipino, anak ng Diyos. Dahil ang naghahari sa Pilipinas ay Diyos. So, ang Pilipinas ay bansa ng Diyos. No? So, hindi nyo pwedeng nakawin ang bansang Pilipinas sa Diyos. At hindi mo pwedeng tanggalin ang Diyos sa bansang Pilipinas. Ano? Kaya hindi mo pwedeng gawing bayan. At yung bayan, pagharian ng mga ancestors ng Pujian province. So, hindi po ganun ang ipinaliliwanag ng ating pambansang bayani sa ating pagkatao, sa ating Diyos, at sa ating bansa. Ang last farewell po ay para lamang sa ating Diyos, para lamang sa ating bansa, at para sa mga Pilipino. Sabi niya, ang buhay niya ay binigay lamang niya sa bansa niya. Ano? Sabi niya, at para lamang sa bansa niya. Bakit? Kasi ang bansa natin ay pinaghaharian ng Diyos. Okay? At yung Diyos, hindi pinaghaharian ng kahit sinong ancestors ng Pujian province. Ganon yan. Ano po? So, sana maliwanag na sa inyo. Ano? At matanggal na ang mga loko-loko na rakbayan ng Pujian province of China dito sa Pilipinas at mawala na rin itong komunismo. Sabagat itong komunismo, yan po ang bumubulag sa ating mga mata. Nagkukunwaring Kristiyano at sasabing meron daw silang itatatag na new society, you know, ni Marcos, at yun ay pinormulate nila, no, na pagkatapos patayin ang mga Pilipino for 51 years, sila pa rin ang magiging national hero ng bayan. No? Kaya bakit daw may patayan dito at patayan doon? Dahil ang pinaglalaman pa nila, dugo ng ancestors nila sa bayan of the ancestors of Pujian province dito sa Pilipinas. Ano? At hindi ang Pilipinas sa rehiyon ng araw na nasa dagat ng Malayong Silangan ang pinaglalaban nila, kundi yung dugo at pangalan ng kanilang mga ancestors. No? So, maliwanag po ano, ang pandaraya, ano, ng demonyo, ha, na ang demonyo talaga ay nagpapanggap, ano, nagmamaskara ng pangalan mo, nagmamaskara sila ng pagkatao mo, nagmamaskara sila ng citizenship natin, at yung citizenship natin, dadalhin nila sa bahay ng nulo nila at sasabihin, i-refabricate, na doon nagmula ang bansang Pilipinas. Hindi yan ang sinasabi ni Rizal, ano? Ang bansa natin ay nagmula sa paglalang ng langit at lupa ng ating Diyos na tinatawag nating Ama. Ano? John 8:41-42, iisa ang Diyos, ang Ama. Ano? Kaya sabi natin, Ama naming nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Kung paano sa langit, ganun din sa lupa. Sabi ko sabihin, ang sinasabing Our Father is talking about the heavens and earth. It's talking about the region of the sun of our sky, or the sky, the region of the sun, and our beloved country. No, yun ang sinasabi. No? So, naka-pattern lahat yan. Ano? Na ang Pilipinas ay wala sa dugo ng Inchik. No? Nasa rehiyon ng araw at nilalang ito ng Diyos dito sa Sea of the Orient. Yung ating tahanan ng lahing Pilipino. So, dapat alamin po natin na tayo nagmula lang sa Pilipinas at tayo Pilipino, mahalan natin ang ating pagka-Pilipino. Hindi yung mga Inchik na nang luluko sa ating mga ancestors. Ano? So, magbabayad ng malaki yung mga namiki ng kasaysayan ng Pilipinas dahil sila ay pinapatay nila ang human identity at ang origin of Filipino civilization. Magbabayad kayo ng malaki sa pagnanakaw ninyo ng tax, sa pagnanakaw ninyo ng resources, no? At pagbura sa kasaysayan ng bansang Pilipino at panggagansyon ninyo. Ano? So, kayo, Lucio Tan, Henry C. ay mga magnanakaw ng kasaysayan at sumisira ng karunungan ng tao at karunungan ng Diyos dito sa bansa ng may likha ng langit at ng lupa na walang iba kung hindi ang ating Ama sa langit na tinatawag nating Panginoon or Yahuwah or tinatawag natin na Jesus, ano, sa Christian, no? So, iisa lang ang ating Diyos, ang Ama, at siyang may lalang ng ating tahanan ng lahi, ano? Hindi pwedeng patungan ng kasaysayan ng mga Inchik. Ano po?